si Governor Melchor Diclas ng probinsya ng Benguet. Magandang tanghali po sa inyo, Governor. Magandang tanghali po, Sir, Secretary. Kumusta na po ang kaso ng mga COVID-19 patients diyan po sa probinsya ng Benguet? Ano po ang ginagawa ng inyong aksyon? Para hindi po tuluyan na dumami pa ang kaso diyan? So, mayroon po tayong mga nine patient, 3 already recovered, and we have 6 active patient admitted in different hospitals. So, tinutuloy po natin yung contact tracing saka yung isolation po ng mga COVID cases. So, we are waiting for the swab, result of the swab of the contact tracing. Yun po, Secretary. Opo, Governor, nakapamahagi na po ba kayo ng ayuda mula sa Social Amelioration Program dyan sa Benguet? Kasi ang alam po natin, hanggang April 30 o bukas na lang po ito, kung susumahin po, ilan po yung napagkalooban nyo na ng tulong na ayuda sa ilalim po ng SAP? So, ang ano po dito, ang achievement po ng probinsya, so we have already completed the distribution ng munisipyo po. We have 14 municipalities, and the other are continue distributing this SAP amelioration. So hopefully by tomorrow matatapos tayo. Pagka hindi matatapos, yun nga, medyo nahihirapan kasi sa topography, sa layo ng ano. So yun yung isang problema natin sa SAP dito sa probinsya ng Benguet. So more or less umaabot naman ng mga 70% to 80% ang na-distribute na po. Governor, magkakaroon po ba kayo ng realignment of funds para masuportahan po ang pangailangan ng Benguet Province? So, meron po tayong mga savings, kaya hindi na po natin kailangan mag-realign. So, yung savings na po yung ini-appropriate natin para sa COVID-19. Like, for example, dito sa hospitals natin, provincial hospitals, need more people. So already hired around almost 40 health workers para dito, and the other needed for COVID. Yun yung sinuportahan ng savings po natin ng Secretary. Okay, Governor, ano po yung gamitan ng 1 million pesos na idinonate po ni Congressman Eric Goyap sa inyong lalawigan kung inyo pong mamarapatin? Opo, mag-donate po si Congressman sa atin ng 1 million. So, ginamit po yung iba para sa PPEs, and yung iba ginamit po natin pang bili ng mga vegetables ng mga kababayan natin dito sa Benguet. Yun din daw ang request ni Congressman Eric Goyap na matulungan yung mga farmers, kaya doon namin ginamit yung ano, yung pera na dinonate ni Eric Goyap. So maraming salamat kay Congressman Yap, at may dinonate din siya na PPE sa hospital natin, Benguet General Hospital, na 2.5 million worth of PPEs. Ma'am, sapat pa po ba ang supply dyan ng pagkain ngayong extended ang ECQ until May 15, 2020? Yes po, Mr. Secretary. So, nag-meeting po kami ng DTI saka mga itong agriculture. So, nakikita po natin na yung mga bigas natin, mga kailangan na pangailaw. So, kakasya po hanggang May 15. So, sapat po siya, Mr. Secretary. Governor, ito, marami po nagtatanong nito kasi ang Benguet po ang nagpo-produce ng halos 85% po ng Highland vegetables para sa buong bansa. Ano po ang ginagawa natin para magtuloy-tuloy ito o hindi magkaroon ng unhamper o hindi magkaroon ng pagkaabala o madelay yung farming activities sa Benguet? So, opo, ma'am. So, yung mga farmers po natin, tuloy-tuloy po nagtatanim yan. Kahit nag-ECQ, kasi allowed naman po silang magtrabaho sa kanilang mga garden. So, saka yung mga farm inputs po, inallow po natin yan pumasok sa munisipyo para makapagtanim po sila, para wala tayong gap po sa months ng production dito sa ano po natin, sa quarantine ng COVID-19.
ma'am. Okay. Maraming salamat. Governor, kayo po ba ay may mensahe pa sa inyong mga kababayan dyan sa Benguet Province? So, kinakausap po natin bayan natin sa Benguet na tuloy po natin makiparticipate po tayo dito sa ginagawa natin quarantine. Special extended hanggang May 15 po tayo. So, we'll just continue. We have been doing. We are doing great. Yung mga kababayan po ng taga-Benguet, tuloy-tuloy po natin to. Social distancing, etiquette, cleanliness, saka yung palakasin po natin yung resistance natin, immune system natin. So, ma'am. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Melchor Diklas ng Benguet Province. Salamat. Thank you very much, po.